klase, no? Tayo ngayon yung mag-share ng wisdom kung paano natin ginagawa yung I Am Worldwide. Excited na ba kayong matuto? So, share nyo na to sa group chat nyo, sa group nyo, sa team nyo, kasi I'm sure marami silang matututunan kung paano ba yung tamang paggawa ng business natin. So, shout out tayo sa mga biggest team, na big team ng I Am Worldwide. Team Blast, Team MVP, Team Eagles Alliance Worldwide, Team Gideons, ano pa, Team Gome. So, yan. We are very grateful, no, na may mga ganitong program ang BODs na naisip para at least kahit nasa bahay tayo, natututo tayo, diba? And even sa ibang bansa. Yan. Hello to my direct mentor. Nanonood siya ngayon, no? Si Mentor Shirley May. Ayan. Sige, wait tayo ng mga viewers. So, before, habang nag-wait tayo, habang nag-antay tayo ng mga viewers pa, no? Very quick lang tong trainings ko, actually. Kasi ang negosyo natin, di ba, ayaw na nating patagalin. Gusto natin talaga is agad-agad magkaroon tayo ng resulta. So, quick background lang of mine, no? Nag-start ako sa ganitong klase ng industriya nung second year college pa lang ako. So, na-invite ako dito, walang idea, walang background. Kumbaga, nag-aaral pa lang ako that time, wala rin pang join. Pero dahil nakita ko yung pwedeng mangyari sa akin once na gawin ko to at seryosohin ko, so, ginawa ko ng paraan na mag-join kahit sudyante ako that time. And ngayon, ginagawa ko na siya full-time. So, nung nakagraduate ako ng college, sige, habang nag-wait tayo, no, share ko sa inyo yung background ko. So, nung nakagraduate ako ng college, hindi na po ako naghanap ng work sa labas. So, diretso na po ako sa ganitong klase ng career. Oo, so hindi ko na-experience mag-work or mag-look for a job. So, kaway-kaway sa mga full-time dyan. Yan, pusuan mo kung full-time ka. Kung di ka naman full-time at may mga work ka pa, so full-time by heart, o diba? So, pusuan mo yan. O, share mo na to, okay? Ayan, nakikita nyo ngayon, meron tayong bagong system. Dinagdagan natin, hindi na siya 4. Makikita nyo, 5 na siya. Diba? Okay. Sige. So, paano? Start na natin. Para pag sinend nyo to sa team nyo or sa leaders nyo, sa new members, is makita niya yung oras, 30 minutes, 45 minutes. So, hindi sila may inepanoorin. So, ngayon, yung topic natin, singit ko lang to kasi kanina sa group chat, sobrang nabaliw kami kasi grabe yung unilevel ng mga top mentors natin, yung mga nauna, diba? And super happy ako kasi nakikita na natin yung future natin, kung ano yung pwede mangyari sa atin sa negosyo. Pag talagang lumaki yung grupo natin, and natuto sila na gawin yung tamang sistema. So yung system natin, no? Eto siya, 5 steps to earn. So kailangan daw etong 5 na to, magawa natin. Kasi pag may isa lang na hindi, imposible ka na makapunta sa top, imposible na ma-earn yung millions mo kasi hindi siya tama. So ngayon pa lang, na nanonood ka, kahit bago ka or may leaders ka na, may team ka na, may malaki ka ng grupo, pwede mo itong i-share, no? So this is a 5 steps to earn wherein number 1 is avail. Siyempre, nag-avail naman na tayo and para doon sa mga hindi nanonood po, no, na hindi pa member or part ng IAM, PM nyo po yung friend nyo na distributor ng IAM and I'm sure matutulungan nila kayo. So, avail and then after nun, ito yung nadagdag which is number 2. So, dito ako magtatagal ng konti sa use, o diba? So, as we all know, yung products natin very effective, diba? So, yung barley natin, sobrang nakakatulong siya sa maraming tao and ngayon napapanahon, 'di ba, na merong epidemic. So, yung barley natin, actually sobrang dami ng products, lahat naman effective. Kailangan number 1 ikaw gumagamit ka. Okay? Kasi 'di ba, meron tayong tinatawag na unilevel. All right? So, pag ikaw daw hindi ka gumagamit, wala kang conviction or hindi mo alam kung paano i-share yung produkto kasi ikaw mismo hindi ka user. So before ka maging user, before ka maging pusher, 'di ba? Kailangan maging user ka muna. Pero ng produkto natin. So very ano 'yan, kumbaga nakakabaliw pag ikaw mismo ay gumagamit ng produkto dahil meron kang tinatawag doon testimony, 'di ba?
Huwag ka lang happy ng happy, create your own testimony. Pag ginamit mo yung produkto, ano ba yung nagawa sa'yo or ano yung nabago sa'yo, nakatulong ba siya sa'yo, gumanda ba yung tulog mo, or kung may sakit ka, diba? Nawala ba yung sakit mo? I-share mo yan kasi your story sell, diba? Mas mabibenta siya sa mga kakilala mo rather than kopya ka ng testimony ng iba. So why not create your own? So dito guys, don't forget to use the products. Oo, 'di ba sa products na sa inavail natin na package, may produkto tayong nakuha, right? So, wag mong ang goal iibenta agad. Ang goal mo, gamitin mo, tingnan mo kung maganda talaga 'yung produkto para ikaw malalim 'yung conviction mo, 'di ba? Na talagang maganda 'yung products natin. So again, don't forget to use the product. Okay? So, number 3, ayan na. Dahil ginamit mo yung produkto natin, pumayat ka. Diba? Nakita nyo to, yung tsura ko. Grabe, hindi na ako tumaba. Why? Dahil yung garcinia, nilalaga ko pati box. O, diba? So, kidding aside, super nakakatulong po sa akin yung barley. It helps me a lot para dun sa metabolism ko. Pagkakain, gusto nyo ba yun? Agad-agad, talagang diretso sa trono. Diba? So, ngayon, share mo lang yung kung ano yung mga testimony mo dun sa products natin kasi ginamit mo na siya, diba? And in that way, pagka shinare mo siya, nagkaroon ka ng conviction na ito, natulungan talaga ako ng produkto. So, dumadami yung clients mo, dumadami yung nag-order sa'yo. Ay, talaga ba? Effective ba yan? So, oo, kasi ginamit ko siya isang sachet pa lang. Sobrang nakita ko yung effect sa akin. Ayan. And then, pag shinare mo na, 'di ba? Ayan, pag shinare mo na, dapat ito number 4. Huwag lang mag-aim sa puro kita, 'di ba? Kaka-aim mo ng puro kita, hindi agad binigay sa ni Lord na burnout ka na, 'di ba? Ang i-aim mo is madagdagan yung idea, knowledge, wisdom mo sa business, madagdagan yung experience mo para in that way, okay? Na pag kumita ka na, alam mo yung sobrang deserve mo kasi pinaghirapan mo. Diba? Na nagpuyat ka, nanonood ka ng mga live training, sobrang talagang tinutukan mo, binigyan mo ng oras yung pag-learn. Diba? So, eto yung 5 steps to earn. Wherein, dun sa PowerPoint natin, edit na natin siya. Actually, magkakaroon ng memo naman sa IAM. So, wherein, pwede natin ilagay sa PowerPoint natin na ginagamit pagpe-present. Oh, sino yung excited ng after nitong lockdown, after nitong quarantine, excited na lumabas at mag-share ng I Am Worldwide, diba? Ako excited na. Sobrang naka-plot na yung schedules natin kung saan-saan tayo pupunta na lugar, no? So, nakaka-excite. So, kung may notes ka, kung may pen and notes ka, sulat mo na to. Okay? Ito yung sasabihin natin sa mga magme-member sa atin. Okay? Para tama na yung sistema. Avail, use. Okay? Wag agad share. Mag-collect ka muna ng personal testimonies mo. Pagamit mo sa parents mo, pagamit mo sa kamag-anak mo. Go! Mag-collect ka ng sarili mong testimonies. Okay? And then learn and earn. So, okay na ba tayo dito? Oo. So, hello to mentor Peachy Capilla. Yan, nanonood. Ito. Screenshot mo na, okay? And mag-move on na tayo sa next topic. Yung topic ko po is what to do after joining. A lot of people na pag nag-join, nagtatanong sa amin, what's next? Ano po yung tamang gawin sa negosyo? O diba? Ikaw naman, dahil hindi mo alam kung ano nagtuturo mo sa leaders mo, inano mo na agad siya, leadership training na agad. So, kumbaga, advanced na agad yung tinuro mo, hindi mo agad tinuro yung basic. So, ito po yung pinaka-number 1 na dapat natin ituro sa member natin. Okay, buray na natin to. So, for sure naman na nasulat nyo na or na-screenshot nyo na, no? Ayan. So, dito sa tuturo natin, it's very quick lang, no? Dahil basic tong ituturo ko na dapat alam na natin and kung matagal ka na, 1 year, 2 years ka na sa IAM, 3 years ka na, dapat alam mo na to, master mo na yung basic. Okay? So, unahin ko sa number 1. Ready na ba kayo? Yan, sa 227,000 viewers natin. O, number 1, okay, create what?
prospect. Ayan. List. Isa ba? So, create a prospect list. O yan. Ito yung parang kung if you're building a house or a building and gusto mo maganda yung kakalabasan ng bahay mo, di ba nagbabayad ka pa ng architect? Di ba? Para gumawa ng blueprint at makita mo yung endpoint. Same thing din sa business natin. Ito yung pinaka number one na kailangan mong gawin. Mag-create ka ng prospect list. Mm-mm. When I say prospect list, seryosohin mo to. Kung seryoso ka sa negosyo, dapat sineseryoso mo din yung pagsusulat ng mga prospect mo. Mentor Jean, bakit napaka-importante ng sulat? Pwede bang isip na lang? Pwede bang chat na lang sa, type na lang sa notes ko sa phone? Hindi po. Pinaka-importante nakasulat siya sa papel. Oo. Malay mo, kung sinulat mo sa notes, tapos nasira yung phone mo, di ba? Huwag naman sana. So, nawala na rin prospect list mo. Not unlike kung nakasulat siya sa papel. Okay? Kailangan mo isulat yan. O, so, ilan po ba mentor yung kailangan kong isulat as much as possible, mas marami, mas maganda? Damihan mo. Kami nga dati, ako na nag-start ako sa business, no? Ito yung pinaka number one na pinagawa sa akin ng direct mentor ko. Ang sabi niya sa akin, sulat ko daw minimum 200. Sabi ko, wow! 200! Ang dami naman yan. Diba? Pero ako naniniwala ako na more than 200 pa yung kakilala natin. Friends pa lang natin sa Facebook, magkano? Ay, ilan na. Diba? So, 5,000 if ba ma-max out mo yung friends sa Facebook natin. Diba? Aside from that, may mga classmate ka pa nung elementary, high school, college, yung mga ka-workmate mo, yung kapitbahay mo, yung dentista mo, diba? Yung doctor mo. So, madami. Lagpas 200, I'm sure kayang-kaya mo yan. Pag nagawa mo to, naku, very simple na lang sa'yo yung next na gagawin mo after mo makapag-create ng prospect list. Okay? So, minimum 200. Sabi nga dito, no prospect, no business. No business means no income. Okay? So, wag kang magtaka na wala kang income by Friday, weekly, kasi wala kang prospect. Diba? Ngayon, sineryoso mo. Sabi ni Mentor Jean, magawa daw ang prospect list. Gumawa ka ng prospect. Diba? Sineryoso mo. Buong notebook na puno mo. Diba? Ngayon, lumagpas ka pa ng 200. Naka-thousands ka, diba? After mo mag-create ng prospect list, i-categorize mo yung mga prospect mo. So, sulat ka 3 columns. Sa 3 columns na yon dapat naka-separate yung M, A, N. Or tinatawag nating man. Naka-3 column siya. Man. Ano ibig sabihin ng man? I'm sure alam nyo na. M stands for money. A stands for authority. And N stands for need. So, dito, unahin mo yung sino ba yung may mga pera na kakilala mo. Sulat mo lang. Okay? Huwag ka muna mag-judge. You're not a judger. Okay? So, huwag mo i-judge. Sulat mo lang lahat ng kakilala mo. Again, nasa level 1 pa lang tayo. Create your own prospect list. Huwag ka mag-judge. Sulat mo lahat. Sino ba yung may mga pera? Kung isipin na ito, negative to sa ano, baka hindi to gusto, ay ito hanggang sa wala ka nang nasulat, diba? So, huwag mo muna i-judge, no? Filter ka muna. Then, after mo malista yung may mga pera na kakilala mo, okay? Sulat mo naman, sino yung may mga authority na kakilala mo? Like, hello to our VP! Ayan, nakikita ko yung puso niya. Ako, thank you po. Ayan, sa very generous and kind vice president natin. Hello po. Ayan, so authority. Ito yung may mga position na tipong like barangay captain, mga mayor, vice mayor, mga politicians, mga police, army. So, yan yung may mga doctors, di ba? May authority. At the same time, may money din, di ba? So, ilista mo yan. Mm-mm. Again, don't judge. That, lista mo muna. Tapos, never forget yung N. Yung may need. Oo. Yung need. Actually, kung ika-categorize po si Mentor Jean Mantala, wala po siya sa may pera dahil estudyante na nagkumpisa. Wala rin po siya sa may authority dahil hindi siya makakatap ng mga matataas, mas higher than na sa estudyante.
nandito po si Mentor Jane sa may need. And if I believe si Mentor Peach, lahat ng mga top mentors, Mentor May, Mentor Kat, Mentor Marlon, Mentor Aryan, Mentor Ikay, yan. Lahat yan. Nandito. Sa may need. Even yung core leaders ng Team Unstoppable, nandiyan yan sa may need. Walang may authority, walang may money. Pero wag ka. Pag eto, napa-join mo, na-activate mo, sila yung mas siniseryoso yung negosyo. Maniwala ka. Kasi kung titingnan mo from top 1 to 10 to ano, nandiyan lahat yan sa may need. So, lista mo rin yun. Huwag ma-judge na, ay, wala tong pera, baka wala tong pang ano, kahit 16-8, baka wala to. Ni 1,000, baka hindi kaya nito. Again, ulitin ko, huwag ka muna mag-judge. Okay? So, sulat mo na. So, okay na ba tayo dito? Oh, pwedeng 100 na may pera, 100 na may need, may authority, 100 na may need. O, ilan na yan? 300 na yan, diba? O, mauubusan ka ba niyan ng next step natin? Okay, okay na tayo dito? So, sulat niyo na yan, eh. Ano yung next step natin? Once na nakapag-create ka na ng prospect list, ang number 2, ayan, anong gagawin? Invite mo din. Okay? Huwag yung pag nag-create ka na ng prospect list, after mo mag-create, no, na natapos mo. Ayan, shout out to Mentor Blue Flame, Mentor JR na Team Dubai. So, after mo mag-create, ano, ng prospect list, tapos, napuno mo yung notebook mo. Proud ka sa sarili mo, sipag mo, no, sineryoso mo nga. And then, after nun, pumunta ka ng altar, pumunta ka ng church, pinagdasal mo. Sinabi mo, Lord, padala niyo po siya, Lord. Ito po mga tao na to, isa-isa po mag-chat sa akin. Mag-join po to sa business. Or after ng lockdown, tatambay po ko ng office, Lord. Padala niyo po sila sa office. Ginawa mo, no? Hindi ka gumawa ng action. Pinag-pray mo eh. Taas ng belief level mo. Ang taas ng faith mo. Pumunta ka ng office. Tapos may dumating na tao, sinabi mo doon sa tao, ikaw ay pinadala ni Lord. Diba? So walang ganun. Ang kailangan mong gawin is, ano, mag-take action ka, invite them. Marami tayong ways kung paano mag-invite. Oo. Ang iba't ibang ways ng, hello sis I, ang iba't ibang ways natin, ayan, hello sa ibang team natin, no, na nanonood, mga ibang mentors, movers, ang iba't ibang ways natin ng pag-invite, ganito. Meron tinatawag na very effective, number one ko lagi ginagamit, third party. Ito yung anti-rejections. So, pero sa negosyo natin, okay, before ako mag-ano sa how to invite, dapat, ano ka, rejection proof. Pagdating sa rejection, Batman ka dapat. Batot man hid. Wala na sa'yo. Diba? Yung tipong pag nag-share ka, ang mindset mo dapat, parang katulad nito, hawak ko yung iPad. Diba? Shinare ko siya sa kakilala ko. Uy, ang ganda nitong iPad na to, grabe. May wifi, merong ano, pwede ka mag-download ng app. Binigay mo dun sa friend mo, o sa'yo na lang, oh. Tapos tinanggihan niya. So, ang mindset, na kanino pa rin yung iPad? Nasa sa ating pa rin. So, ibig sabihin, walang, ano, hindi ka masasaktan. Na-reject ka, hindi. That ang mindset mo, na sa'yo pa rin, hawak mo pa rin yung susi, okay? Para, ano, magkaroon ng opportunity yung ibang tao. Ang gagawin mo lang, alok mo lang ng ialok. Hanggat sa may umoo, hanggang sa may tumanggap. Okay? Okay ba yun? Dapat, ano ka na sa rejection? Huwag masasabing mahirap. Again, power of words. Kahapon, nag-declare tayo ng mga magagandang affirmation. So this time, power of words, dapat madali sa'yo mag-invite. And one thing, okay, na ititip ko sa'yo sa pag-invite, dapat excited ka. Mapa-chat man yan, mapa-video call man yan, mapa-personal man yan. Okay? Dapat, ano? Number one, excited ka. Ang mindset, excited ka na pakitain yung taong shasharan mo ng negosyo. Hindi yung excited ka na kumita ka, mag-just for you ka. No. It doesn't work that way. Dapat, excited ka na kumita yung tao. Kasi pag nakita yung heart mo, no? Na gusto mong tumulong, diba? Ano mangyayari? Yung tao, magugustuhan ka niya. Ay, ang sarap naman samahan nito. Sobrang,
gustong-gusto niya talaga akong tulungan mabago yung buhay ko. Again, dapat excited ka, no? No, kung maniwala ka, pag yan, lagi mong napapractice na excited ka, pag tinanong mo third-party approach, for example, sa third-party, ito yung script ko, sis, baka may kakilala ka na interested kumita pa on the side kasi may project ako na ginagawa sa Facebook. Meron akong business na ginagawa where inagahanap ako ng mga 3 to 5 persons na willing and able maging part ng project ko. Baka may kakilala ka, no? O pag sinabing magkano ba yung ano dyan? And magsabi ka na rin ng amount. Pwede actually kumita dito 10,000 to 20,000. Depende sa capacity nung kausap mo. Baka pag sinabi mo 100,000, ay sis, alam mo ang bebenta dyan, di ba? Ay sis, ang bebenta natin ay damo. So, wali nga, di ba? So, naiba na yung bebenta. So, naging ano ka na pala. Iba pala yun. So, ang pwedeng kitain natin dito, it depends sa capacity or mindset nung tao kausap mo. So, ile-level mo lang para hindi magulat, di ba? So, yon, baka may, ano, kakilala ka. So, naghahanap ka ng mga business partner na maging, ano, part ng project mo. So, yun yung third party na, ang tao kasi ayaw ng direct, ano eh, kinakausap yung, uy, gusto mo ng part-time or gusto mo ng business. Di ba, minsan tayo ayaw nga na nabibentahan. So, why not? Gawin din natin, no? So, na third party, anti-rejection. So, again, be rejection-proof. So, isa yung sa pinaka-effective for me na approach when it comes to inviting, which is yung third party approach, no? So, again, aside sa third party, ano pa? Oh, huwag mo na murahin. Sa inviting, pwede ka mag-invite through chat, no? So, chat mo that may script ka na. Again, kaya siya nakasulat sa prospect list mo para alam mo yung tamang banat dun sa tao na sinulat mo. Huwag ka kagad sugod ng sugod sa gera nang wala kang dalang bala. Okay? Kaya ka may prospect list kasi yung mga nilista mo, aaralin mo yung mga personality nila. Saan yung weakness nila? Ano yung need nila? As a networker kasi, okay? As tayo, part ng I Am, ang tawag din sa atin, aside sa agent of hope, ano tayo? Problem solver. So, tayo yung nagbibigay ng solution sa problema ng mga tao. Ngayon, kung nakalista siya, alam mo na specific, doon sa tao na to, kailangan ito siguro ng barley. Kasi nakita ko sa post niya, is may sakit siya. Nakita ko na na-confine siya. So, kukumustahin ko muna. And build up ka muna ng, pag nakita mo na, before ka bumanat ng invite agad, ang tagal nyo nang ginag-usap, binanatan mo na agad ng part ng extra income. Diba? Ang dating ng tao doon, taga na natin din nagkausap, nag-chat-chat ka lang sa akin pag may kailangan ka. Diba? Pag ganun. Kahit naman tayo, diba? Chat-chat ka lang pag, uy, kumusta? O, alam ko na sunod yan, utang. Diba? So, dito, huwag ka munang, ano, mamanat agad ng part-time. Ang gawin mo muna agad, create ka muna ng rapport. Ano yung rapport? Ayan. Build ka muna ng rapport. Sa pag-build ng rapport, pwede mo itong gawing pattern. Itong FORM. So, meaning to say ng FORM, family. Kumustahin mo yung pamilya niya kung close friends kayo and matagal na kayo hindi nag-uusap. Diba? Ay, kumusta si tita? Kumusta si tito? May anak ka na ba? Or anong-ano? Ilan na yung baby mo? Diba? So, saan kayo nakatira? Occupation? Oh, ano na yung pinagkakaabalahan mo ngayon? I mean, ano work mo ngayon? Diba? Kumusta naman yung trabaho? I'm sure nag-e-enjoy ka dyan, no? I'm sure mayaman ka na. Diba? So, in that way, nagkakaroon ka ng idea kung paano may papasok yung negosyo. Ah, mayaman? Hindi nga sisi. Sobrang hirap ng trabaho ngayon. Katulad ngayon. Lockdown. So, maliit ang income, walang income. Oh, so, pwede mo ipasok yung opportunity. After, recreation. Ah, talaga ba sis? Eh, ano pinagkakabalan mo ngayon? Diba? Matanong lang. Curious lang ako. Ah, busy ako sa ngayon. Wala lang. Internet, family, bonding, ganyan. So, busy sa pag-Facebook. Diba? Oh, busy sa pag-Facebook. So, ang gagawin mo ngayon, pasok mo na yung message. Dahil nakapag-build ka na ng rapport, ang tao, ito ah, secret. Di ba ang tao gusto niya what's in it for me?
Oo, or wifi, what's in it for me? Pag yung tao, lagi mong tinatanong, binabatuhan ng tanong, minsan, after mong tanungin, anong babato niya? Eh, ikaw, kumusta ka? So, pag yan, narinig mo na yung ting, 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 ting. Ah, eto sis, okay naman, sobrang okay kasi may nahanap akong opportunity or may nahanap ako na way para kumita kahit na sa bahay using my Facebook account. So, pag tinanong, ano yan sis, baka pwede ako dyan. O, diba? So, dun mo na ipasok. Ah, actually sis, eto, actually tama-tama yung pagkakatanong mo kasi naghahanap din talaga ako ng mga potential na tao na gusto nilang gamitin or gustong gamitin yung Facebook nila para kumita. Diba? So, ngayon, isend mo yung 35 seconds na video wherein nandun lahat ng mga ambassadors natin. After mo isend yun, it is finished na. Ano ba yung negosyo mo? Actually, sila yung mga business ambassador namin, sila yung mga business partners namin. So, diba? So, pag tinanong, ano ba yung negosyo mo? Sige, game ako dyan. Ngayon, kailangan, okay? Okay na dito? Family, occupation, recreation, message, huwag agad banat. Diba? Kung ayaw mo, masinzone. Kasi binanatan mo agad ng part-time, binanatan mo agad ng invite. Di ka man lang namumusta, diba? So, after nito, ng inviting, maraming ways, no? Paano mag-invite? Again, habang nagki-create ka ng prospect list mo, nagkukulat ka, nagkukulat ka ng mga testimonies mo about doon sa products din. No? Para mag-move din yung product movement, para magkaroon ka rin ng income through product selling. And at the same time, pag they effective sa kanila, offeran mo na ng distributorship. So, after ng inviting, number 3. Ano yung number 3? Presenting. Ayan. Presenting. So, sa presenting, kung hindi ka pa marunong, no? At mentor mo pa yung nagpe-present, kailangan ang master mo yung ABC. Actually, applicable din siya sa later part, no? Later part, ABC. ABC rule, advisor, bridge, client. Advisor, bridge, ikaw, client, yung customer mo. No? Kung hindi ka pa marunong mag-present. Pero alam nyo ba, eto ha, share ko sa inyo. Kung gusto nyo mapabilis yung negosyo nyo, at ayaw nyo iasa sa ibang tao, bilisan yung aralan yung pagpe-present. Kasi ako, nung nag-start, 3 times kailangan kung after kong mapakinggan yung direct mentor ko, di ba? Siya nagpe-present sa mga invite ko. Ang goal namin, 3 times ko lang siyang papakinggan, mag-present. Kaya ang ginagawa ko, bino-voice record ko sa phone ko para mababalik-balikan ko yung presentation niya. Pag after ng 3 times o na napakinggan ko siya, yung ika-4 na next na invite ko, okay? Ako na yung magpe-present. Makikinig na lang yung mentor ko. So in that way, na-pressure ako, 3 beses lang pala ako makikinig sa mentor ko. So kailangan, isisiis ko yung moment na nagpe-present siya, makikinig talaga ako ng todo. Kasi next na is application after 4th time. Diba? Yung iba, may mababait na mentor na 3 months, 3-month rule. Na after 3 months, na magpe-present ako sa mga invites mo, diba? Ano lang next? Ikaw na. After ng ika-4 months, ikaw na dapat yung nagpe-present. Pero sa amin, sobrang brutal. Talagang 3 times mo lang papakinggan yung mentor mo. After nun, ikaw na talaga magpe-present. Kahit magkang bulul-bulul ka, ang important na present mo. So, I remember nun, talagang sobrang butil-butil yung pawis ko. Kinabahan ako. Pero okay lang kasi nag-grow ako. Doon ko nalaman na, kaya ko na pala. Diba? So, nung the following presentation ko, diba? Hanggang sa na-build, na-hasa, hanggang sa natutunan ko na magpa-on the spot, yung mismo mag-withdraw, sasama mo mag-withdraw, hanggang sa chat, na-apply ko na siya. Diba? So, it takes a lot of practice. Kaya huwag kang matakot. Diba? Huwag kang matakot. May joke ba nga yan eh. Kung gusto mong humasa talaga sa pagtoto, kausapin mo electric fan. Di bang electric fan, lagi yan nakaganon? Super negative, di ba, ng electric fan?
So pag yan tinok mo, nabaliw yung electric fan at gumanyon yan, tumakbo ka na, nasapian na yan, di ba? Pati multo gusto na mag-join sa'yo sa sobrang galing mo mag-present. So kailangan mong aralin yung pag-present, no? Pero for now, na hindi mo pa alam kung paano mag-present, at least yung ambag mo as a bridge, dapat na-build up mo yung advisor mo. Na-build up mo yung mentor mo dun sa client. Okay? Para hindi magmukhang dating ng mentor mo doon sa client is assistant mo yung mentor. Diba? Kasi siya yung mag-a-assist doon sa client mo, naging assistant na. So in that way, nawala na yung essence of ABC rule. Okay? So write property up, chat mo, or bago kayo mag-meet, kung one-on-one presentation yan, dapat nakwentuhan mo na kahit papano yung client about doon sa mentor mo. No? May napapaano dyan, may napapa-on the spot through ano lang, tee up or build up, no? Sa jargon kasi ng business natin, ang tawag doon is tee up, no? And sa para sa general na lang, build up, no? So ngayon, ang gagawin mo, simpleng build up, na kwentuhan mo, anong basis yung nag-invite sa akin or paano ko 'to nalaman? Grabe yung nag-invite sa akin sa business. Sobrang humble pero laki na ng kinikita. Imaginein mo yung nag-invite sa akin, kumita na siya ng 12M in 3 years, plus naka-Ferrari. So saan ka nakakita ng negosyo na kung kikita ka ng 12M and nagda-drive ka ng Ferrari? So na-amaze ako sa story niya. Galing lang din siya sa mahirap na pamilya, diba? So pero dahil sa negosyo na to, nabago yung buhay niya and isa ako sa mga tinutulungan niya. Diba? Kaya ito, very important yung time nito, kaya dapat makinig ka. Oo. Huwag ka muna mag-cellphone sis kasi nakakahiya. Hiningi ko lang yung oras dito para ma-meet tayo or para mag-create ng group chat, diba? Kinig ka. At least matulungan nila matulungan niya tayo kung paano din mangyari sa atin yung nangyari sa kanya. Diba? Simple pero may dating. Dapat ganun yung pag-build up mo. Diba? To the point na talagang okay lang exage mo. Pero huwag naman yung OA. Oh, exage na OA, diba? So okay lang kasi ang goal mo nga, again, makinig yung client mo sa mentor mo. So that's our goal, no? Kung ikaw ay bridge at bago pa lang sa business. But if not, diba, more than 3 months ka na sa business, di ka na baby, kailangan alam mo na yung pagpe-present. Okay? Again, di ka na baby, dapat alam mo na yung pagpe-present. So ngayon, sa presenting, may iba't ibang klase niyan. Merong one-on-one, yun yung table talk, sa coffee shop, or sa office. Yung 1-3 member clients, yun yung one-on-one. Or tinatawag nating table talk. Meron ding online presentation, chat, video call, no? Uso na ngayon yung Zoom, no? Nakakatuwa, no? So makikita ng client mo yung screen mo. So pwede ka mag-talk. So pwede yun, video call. And then meron tinatawag na IBP. Eto ha, let's say kung ang mentor mo hindi laging available para sa'yo, diba, dahil sa sobrang dami ng tinututukan niyang grupo or leaders, attend ka nito, oh, IBP. Meaning ng IBP ay ang business presentation. Oo. So, attend ka niyan, bakit? Wait lang ha. Ang IBP, or meaning to say, I am business presentation. Natuwa ako doon sa isang leader ko. Mensan niya yung IBP. BPI lang po kasi alam ko eh. Bangko po ba yun? Ah, hindi siya bangko. Oo, ito ay sistema ng I am. Wherein, I am business presentation. Ito na yung big groups. Oo, sa seminar room. Marami na, malaking crowd na yung kakausapin mo at may speaker. No? So, sa IBP, dito rin po ako natuto agad mag-present. Ina-attendan ko yung mga speaker. So, in that way, ang dami kong natututunan na way ng bagsakan pagdating sa produkto, pagdating sa pag-o-open mind, pagdating sa sistema, paano niya ibagsak yung marketing plan, pati yung jokes, kinukuha ko kasi negosyo, copy business eh. Diba? Ganina mong umakopya. Kung 5 mentors yung napakinggan mo ng magagaling, pinagsama-sama mo yung magaganda sa kanila, ikaw yung pinakamagaling, diba? So, dapat ganun ka, bilisan mo. Kung hindi available again ang mentor mo, attend ka lang ito, IBP. Pag bumalik yung office natin, nagkaroon ulit, nandiyan naman yung office, no? Pag open na ulit yung office natin, every 6 PM yan. Oo, every 6 PM. So, Monday to Saturday. Pag Saturday, 4 PM. Attend ka lang ito. And then goal mo, makapag-invite ka. Maghapot ka na.
para kasi merong inviter of the week, no? Merong ding reward sa galing sa company, 'di ba? So 6 p.m. para matuto ka mag-present. So yun yun, D crowd online. Number 4. Ayan, ilang oras na ba tayo nag... Ayan, number 4. Ready na? Number 4 natin is ito. Closing. Ayan. Dali may sulat ko, no? So, closing. Baliwala ang presentation kung hindi mo mako-close, nagpagod ka lang. Diba? Ang importante din na ma-master mo, kaya nga dapat lahat 'to ma-master mo eh. Master the basic before ka mag-jump sa masteral na mga leadership chuchu, 'di ba? So, kailangan alam mo rin yung tamang pagko-closing. Sa tamang pagko-closing, pag na-apply mo yung perfect ABC rule, no? Malaking tulong si mentor mo sa pagko-close ng deal. And if not, mentor Gina, closing ba kailangan ba nasa end siya ng presentation? No. Dapat pag sinet mo pa lang siya ng appointment, kausap mo pa lang siya, na-introduce mo pa lang yung business sa kanya, dapat closing ka na doon. Ang closing, hindi porket closing sa end siya, no, it's, ang closing ay sa umpisa, dapat na mindset mo na siya, okay, may na-input ka na, na konti sa mind niya para mag-join siya sa negosyo. Diba, balik tayo sinabi ko, dapat ikaw problem solver ka. Diba, nabigyan mo siya ng problema? Pinalabas mo yung problema niya? Walang pera, di kumikita, maliit na sahod, pagod na sa trabaho, diba? Walang magawa, diba? So, anong kailangan mong gawin? Doon pa lang sa start, sis, kung meron akong isha-share sa'yo na system para magamit mo yung Facebook mo at para kumita ka, no? Igagrab mo ba siya? Curious lang ako. Oh, yan. Record mo yan. Curious lang ako. Naku, you can never go wrong sa curious. O, oh, diba? Curious lang ako. S. Yung galing-galing sulat ko yun, no? Curious lang ako. Pag sinulat mo yan, ay yung pag chinat mo yan, ang tao, pag ganyan yung start na conversation mo, sasagot at sasagot yan. Very effective. Super. Eh, question, Mentor Jean. May mga lead, may mga clients ako na sin-zone lang. Oo. Na sin-zone na ba kayo? Oo. Diba? Sin-mode lang. Tapos walang reaction. Nung nasa na? Dun sa number 4 yung follow-up. May script ako doon para mag-reply yung client mo. So, sa closing, dito mo malalaman kung magbabayad na siya on the spot. Okay, wag malito ha. Bakit may mga ibang mentor nagpo-post ng hashtag OTS. OTS. Ibig sabihin ng OTS, on the spot, ano? Pay in. Not on the spot, sign up. Na nagpo-post yung OTS, sign up lang. Pero walang bayad na nangyari. Walang obey na nangyari. So, ang goal ng OTS, mag-avail ng package yung kliyente. So, dito, sa OTS pay-in na to, dapat kasi meron kang, dapat observant ka pag nag-present yung mentor mo. Kasi doon ka makakakuha ng idea paano magpo-on the spot yung mentor mo. Okay, di mo mawabalik yung oras na nagtotalk siya. Magugulat ka after nung talk, on the spot na. Eh, dahil hindi ka nakinig, pasok dito, labas dito. No? Wala, nasayang yung presentation. Tapos, di mo pa ni-record. O, diba? Hindi na mababalik yun. Ano yung sinabi ni Mentor Jean? Diba? Ano sinabi ng mentor ko? Bakit nag-on the spot yun? So, dapat ikaw, again, nakikinig ka. On the spot, ang goal natin. Sino ba naman ang ayaw dito na nagpagod tapos walang mangyayari? Diba? So, again, mas gusto nating lahat, ano, mag-join yung kliyente natin. So, on the spot, pay in. Doon mo malalaman. Ako, hindi po ako nahihiya, no? Pagkatapos ng presentation ko, ang tanong ko kagad, minsan may mga bagong ano eh, member, nagugulat sa akin, sinamahan ko mag-talk, tapos lagi yung tanong right after, o anong package yung nagustuhan mo? Ano yung sa tingin mo fit sa'yo at gusto mong i-avail? Doon muna ako sa gold, no? Tapos, ang next na ko na, tara, withdraw ka na, ano bang bangko mo?
O, diba? Na, nandun na yung sense of urgency. Na hindi mo siya binigyan ng one second na mag-isip kung anong reason of it. Kasi nagustuhan niya naman eh, tama? And dito sa negosyo natin, I believe lahat ng taong napapresenta natin gusto. Sino pa naman ang ayaw ng tao ng opportunity, gusto kumita, gusto maging healthy, diba? Lahat yan gusto. Ang nagkakatalo lang kung paano mo i-deliver yung negosyo. Kaya dapat nga ang aim mo, galingan mo sa pag-present. Okay? And galingan mo sa pag-close deal. So, dapat assumptive closing ka dito. Na-assume mo na na nagustuhan ng kliyente. Di ba maganda yung negosyo? Diba? Power of nothing. Nagnanad ka pa. Ay, oo. And again, excited ka. So, since nagustuhan mo yung negosyo, diba? Tara, sign up ka na. Tapos, start na natin. O, sino ba yung mga gusto mong kausapin natin para matulungan ka na namin kumita sa business? Diba? Sino yung mga uunahin nating share ng business? O, lastly, nalirap na niyan pa ba? Hello sa 270 viewers natin. Number 5. Ayan. Ano yung number 5? Ito na po. Follow up. Follow up. Okay? Kahit on the spot paying yan, dapat follow up mo for trainings. Bagsak mo agad to. Huwag ka na mag-isip kung ano pa ibabagsak mo yung ituturo mo. Ito na yon. Ituturo mo na sa kanya. Okay? Kaya dapat naka-notes na yan. Bagsak mo follow up. Naku, ang daming bagsak dito. Ang dami rin namang hustler dito. Kaka-follow up, 2 years nang nakausap dahil ang sipag niya mag-follow up, nag-pay in. In that way, doon sa tao na yung kaka-follow up niya, nagpalaki ng grupo niya. O imaginein mo, dahil ang sipag mo lang mag, kulang ang W. Ayan, follow up, diba? Follow, ang sipag mo lang mag-follow up. Oo. 80% ng sales dahil dito sa follow up. Oo. Lalo na kung may mga client ka na hindi nagbabayad, hindi pa on the spot, pag-iisipan pa, or ask my wife, diba? Ask my husband. May mga ganyang scenario na hindi natin may iwasan talaga, diba? Ngayon, follow up mo sila. Again, kaya ka may prospect list para masulat mo, ma-mark mo kung ano yung status nila. Kung nakausap mo na ba? Nakausap mo, hindi on the spot? Ifa-follow up mo, diba? So, sa follow up, ito yung script ko. Sis, okay lang ba na every Monday morning i-follow up kita? Hindi ka ba makukulitan sa akin? Kasi gusto talaga kitang tulungan eh. So, habang ginagawa mo ng paraan, keep in touch tayo every Monday follow up kita. Or every day kung di ka makukulitan talaga. Diba? Ngayon, nasin-zone ka. Oh, yan na. Sino yung mga nasin-zone? Kaway-kaway. Okay lang yan, di ka nag-iisa. Okay? May mga ganun talagang tao. Pero ano ba yung perfect na chat doon para hindi ka masin-zone? Ito po yung script ko. Ito. Ready na kayo? And type nyo na. Ito po yung script ko pag nasi-sin-zone ako. Aray, yun mismo. Aray, sin-zone lang ako. Sakit naman. Tapos may emoticon ka na lonely face. Tapos next one, smile face. Pag yan ang chinat mo doon sa tao, ano mapifeel nung ka-chat mo? Magigilty. Diba? Ayun. Aray. Ano? Cemetery dyan, no? MRT. Ayan. Pag yan yung script mo, sinend mo sa client, aray ko, sinsong lang ako, sakit naman. Magre-reply yan, gulat ka. Ay, sorry sis, na-busy lang ako. Hindi ko na-replyan agad yung chat mo. Uy, may ganun ha. May magre-reply ng ganun. Diba? Ah, ganun ba sis? Okay lang. Kasi ang gusto ko lang namang malaman if you are still interested dun sa shinare namin sa yung negosyo. If not, okay lang din naman. Kaya lang ako, hindi kasi ako magsasawang i-follow up ka hanggat hindi ka humihindi. Diba? Kasi nakita ko yung potential mo. Sayang kung hindi mo siya ilalabas or hindi mo gagawin yung negosyo. Oo, very effective yun. Ako, 100% itong machinatan ko ng aray. Diba? Sakit naman, sinsone ako, tapos black ka na. Diba? Joke lang. So, very effective yun. Yung ganung script, no? Na sa pag-follow up, pag nasinsone ka lang. No? Okay ba yun? Natuto ba? Ano pa? Follow up, again, pagka may bago nag-join sa'yo, ito agad ang ibagsak mo. Alright? Turuan mo agad siya gamitin yung produkto.
become a user first. After nag-use, gawa siya ng prospect list. Oo. So, eto na agad. Ang tawag po dito, no? Tinatawag po nating I am 5. O, diba? 5 step to, steps to earn din. Dito rin, may I am 5. So, again, pag nag-join yung leader mo, ang goal mo, turo mo agad to, application agad. Huwag agad iba't iba yung ituro mo topic. Eto muna. Kaya nga, what to do after joining eh, no? So, okay ba yun? So, again, prospect list, create ka muna. Don't judge. Lista mo hanggat marami, mas maganda. Lista, hindi type. Okay? Hindi think. Ink is better than ink. Okay? Number two, invite them. Iba't ibang way. Maraming way. Kung hindi lang kung ano infinite sa'yo ng mentor mo yun ang gagamitin mo, may wisdom ka rin. You can ask to God, ano pa yung wisdom na pwede niyang ibigay sa'yo para ma-invite mo tong tao na to. Pray ka muna before mo i-approach yung tao. Kasi very effective yon, no? Nagkakaroon ng, basta, di mo ma-explain. Pag nag-start ka sa prayer, tas in-approach mo yung tao. Malay niya. Malay mo yung pag-pray mo na yon, perfect timing na approach mo siya kasi kailangan niya ng product or kailangan niya ng business, no? So, pray first before ka mag-take ng action. Then, presenting. Closing and follow up. So that's our I am 5. Ayan, ilang oras po tayo nag training. And I believe hopefully naman no may natuto tayo. Before I end, let me end with a story. Okay lang pa? Yan, heart ka, pusuan ka, pumuso ka. So okay lang ba i-end ko muna siya sa story? Ayan, tong story na to story siya ni Don Juan. Ayan. And hello po sa ating viewers pa na natitira. Grabe, more than 266,000 viewers. Story to ni Don Juan, wherein si Don Juan, siya po yung nakakuha ng Yamashita Treasure. Ayan. More. Mentor pitch more daw. So, yan lang mens talaga. Yung basic, no? Master the basic, no? And, ayan. So, eto si Don Juan, siya yung nakakuha ng Yamashita Treasure. Daming gold bars. And, nag-iisa lang siya sa buhay. Wala siyang asawa. Ayaw niya. Solo flight lang talaga siya. Tapos, sobrang tanda niya na. Break lang tayo. Ayan. Ayan. Sobrang tanda niya ni Don Juan. Ngayon, hindi niya masyadong naubos yung kayamanan niya kasi sobrang dami ng gold bars na nakuha niya. Ah, handling objection daw. Oh, next topic na natin yan, mentor. Oo, oh, medyo mahaba yun eh. Kilala niyo naman po kayo ako ng mahabang ano, para pag nakita 30 minutes lang. So, back tayo sa story. Ang ginawa ni Don Juan, so sobrang wala na siya magawa doon sa gold bar, tapos matanda na siya, may tanning na yung life niya, so sobrang wala siya magawa sa ginto niya, nagpagawa siya ng trip lang niya. Pinatunaw niya yung gold bars, tapos pinagawa niya ng malaking bell. Ganyan ba itsura ng bell? Ayan. Diba? Parang ano lang, no? Ice cream na maliit na may ano. Kunyari, bell yan. Oo, hindi naman ako artist eh. Ayan! Isang malaking bell na gawa sa ginto. Mabigat. Sobrang bigat. Kasi, agpas 10 tao yung pinagawa. Sobrang laki. At ang bigat. Tapos, pinakabit niya sa church. Sa taas, tuktok. Ngayon, sa sobrang lakas ng trip nito si ni Don Juan, nag-announce siya sa buong village niya na kung sino yung taong kayang mapatunog yung bell, sa kanya mapupunta lahat ng kayamanan niya. O, diba? Yun yung announcement dun sa village. So, ang daming pumunta. Dami, pumila talaga. Oo, parang ngayon, pag nakikita niyo sa market, pila, diba? Tapos 1 meter apart. Ganun. Ganun yung nangyari, sobrang haba ng pila doon sa village. Halos lahat sumali, diba? Kasoy po yan. Kunyari, bell na lang. Okay, mentor. So, ayan, wala talaga sa story. Ngayon, nung pumila na, di yan na, isang araw. Ang sabi ni Don Juan, kung sino yung makapagpatunog, tigil na mo. O sino yung makapagpatunog, papabahin ko po sa story yan, ng bell na to, sa kanya mapupunta yung kayamanan niya. So, sobrang daming pumila. Alam nyo, after nung pila, in-announce niya
kailangan mong mapatunog yung bell na to using only what? Marker. Ito lang yung gagamitin mo para mapatunog mo yung malaking bell na tonelada yung bigat, sobrang bigat. Diba? Grabe sila, no? So, sobra. Ngayon, yung haba ng pila na yun, na-wash out lahat, may isang natira. No? Kasi pag dinatry nila, naisip nila, grabe, walang, imposible yan. Imposible mapatunog yan. Nang pen lang yung gagamitin, ang bigat niyan, diba? Anong gagawin ko dyan? Diba? Sobrang hirap. Pero yung isa, ang pangalan, magsabi kayo ng pangalan. Dahil mukhang kasoy siya, si kasoy na lang. Diba? Kasoy yung pangalan, kinuha niya yung marker kay Don Juan. Sabi niya, ako po, kaya ko po yung patunugin. Alam nyo, si Don Juan, in doubt, sige nga, kung kaya mong patunugin, bigay ko sa iyo yung marker, go, gawin mo. Alam mo ang ginawa ni Juan, ay ni Kasoy? Ginawa ni Kasoy, unti-unti niya hinataw ng marker yung bell. Alam mo tayo sa ganda sa iyo. Unti-unti niyang hinataw, dere-derecho niyang hinataw, I'm sure maingay dyan, sobrang walang tigil, nabot siya ng isang araw, tuloy-tuloy, hindi pa rin kumikilos yung bell. Tuloy-tuloy niyang hinataw, hanggang sa 1 week na siya. 1 week, walang kain, ha? 1 week, dere-derecho, tuloy-tuloy. 2 weeks, tuloy-tuloy. 3 weeks, inabot siya ng 1 month, hindi pa rin tumutunog, pero hindi sumuko si Kasoy. Ang ginawa ni Kasoy, tuloy-tuloy niyang hinataw hanggang sa ika-3 months niya. First time narinig ng buong village niya tumunog yung napakabigat na bell. 3 months. 3 months niyang tuloy-tuloy na hinataw yung malaking bell. At sa buong village, narinig yung napakalakas na tunog ng bell. Anong story, ay moral ng story, no? Mag-drawing kayo mukhang kasoy, pero bell yan. Alam niyo yung moral ng story? Alam niyo yung lesson? Dahil hindi siya sumuko, kahit mahirap, kahit nagutom na siya, tinuloy-tuloy pa rin niya. Kasi alam niya, sa sarili niya, na pag tinuloy niya yung nego, ay hindi, pag tinuloy niya yung paghataw dun sa bell, may kapalit na reward. Na buong ang kanya, makikinabang dun sa reward na pinaghirapan niya. Magigets ako. Same thing sa business. Kung 3 months ka pa lang at walang nangyayari sa'yo, huwag kang mag-quit, kapatid. Lagi ko yung pinopost. Huwag na huwag kang mag-quit. Alam niyo kung bakit? Yung mga nagtatap po dito at kumikita ng milyon, okay? Yan po yung mga tao na hindi na nag-quit. Tinanggal na nila sa vocabulary nila yung salitang quit. Ito po, last na. Memburahin ko na yung kasoy. Kailangan, ang quit sa'yo, hindi mo na alam ang spelling. Ano ba spelling ng quit? Diba? Q-T-I-U-O. Yan ba yung spelling ng quit? Q-I-T-U-O. Yan ba yung spelling ng quit? Alam nyo kung bakit hindi ko masulat yung salitang quit? Why? Wala na kasi siya sa vocabulary ko. Nung na moment na nakita ko itong negosyo na to, tinaga ko na sa bato, eto na yung career na seseryosohin ko. Kasi alam ko sa sarili ko na pag inumpisahan ko siya, tinapos ko siya, no? Yung mga angkan or yung mga magiging offspring, makikinabang siya. Kaya kapatid, kung nakita mo na yung IR, tuloy-tuloy mo lang. 3 months, one year na nangyayari sa'yo, naku, huwag kang mag-quit. Sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag kang mag-quit kasi may hit mo rin yung momentum mo. So again, with that po, maraming salamat. I pray po na lahat tayo ay safe. Pasa mo to sa mga members na hindi pa nakapanood.
With that po, my name is Jean Mantala and I am worldwide. God bless po sa lahat. Keep safe. Stay home po.